Ni-raid na mga otoridad ang ilang hinihinalang pugad ng mga hacker sa Metro Manila. Ang kanila raw mga biktima, mga kumpanya sa Amerika. Ang isang ang malaking telecommunications company roon, nalugi raw ng $70 million. My report, si Ian Cruz. Pinasok ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group ang bahay na ito sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Dito raw ginagawa ang hacking ng toll-free numbers sa mga kumpanya sa Amerika, partikular ang higanting telecoms company na AT&T. Isa ang inaresto at kinumpiska ang computers at iba pang gamit. Ate, pakibukas lang po. Kung hindi, higibay lang ang inyakitin niyo. Sunod, pinuntahan ang bahay na ito sa Mascardo, bagong Barrio Caloocan City. Pero wala ang pakay na tao. Wala na rin dinatnan sa bahay na ito sa kalapit na Hebrew Street. Ang tatlong palapag na bahay naman na ito sa Longos, Malabon ang inoperate. Huli si Romy Mondido na inabutan sa silid na may laptop at telepono. Ang numero ng telepono daw nito ang namomonitor na nangahack ng toll-free number. Itinanggi ni Mondido ang akusasyon. Sinasabi kasi na nagagamit yung telepono niyo para sa telephone fraud sa AT&T. Anong reaksyon mo ron? Wala po, sir. Ayos operatiba, malaki ang nawawala sa mga kumpanya sa Amerika dahil sa operasyon ng sindikato. Out of 42 top hackers in the Philippines, ang 15 milyonaryo, multimillionaires. Milyon ang kinikita nila. Dito sa lugar na to, ito suspect natin ngayon, kulang-kulang na... Hindi. Mahigit $1 million na ang losses ng AT&T sa kanila. Kasama pa nga sa operasyon na nagsilbing observers, ang dalawang ahente ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika o FBI. Sa kanila kasi unang nagreklamo ang AT&T kaya inilapit sa PNP. Ang Internal Revenue Share Fraud sa telepono nagsisimula raw sa hacking ng toll-free numbers ng ilang kumpanya sa Amerika na subscriber ng AT&T. Pag nahack na ang toll-free number, inuutusan ng sindikato ang mga Pinoy hacker na tumawag sa ilang premium number para sa phone sex, horoscope at iba pa, mga numerong konektado sa operasyon ng sindikato. Sa bawat minuto ng tawag sa premium numbers, nagbabayad ng AT&T. Ang private company naman na may-ari ng toll-free number ang sisingilin ng AT&T. Pero dahil nahack na nga ang toll-free numbers, hindi sila binabayaran ng mga naturang kumpanya, kaya nalugi ng $70 million ang AT&T sa tatlong taong operasyon ng Pinoy hackers. Meron talaga mga reports na gano'n, nagagamit na yung cybercrime in the pursuit of terrorism, no? In fact, itong mga Pilipinong nahuli natin, hindi nila alam na nagagamit na rin sila na mapondohan yung mga terrorist groups. Ngayong hapon, tatlong iba pang bahay ang sinalakay ng PNP Anti-Cybercrime Group para magsilbi ng search warrant. Ian Cruz, GMA News.